At balikan na po natin Senior Superintendent Jason De Guzman, Police Director ng Misamis Occidental. Colonel, magandang umaga po. Opo, magandang umaga din po. Sir, may panawagan po itong si Vice Mayor Princess Nova Parohinog na imbestigahan daw po yung ginawang raid sa kanila dahil marami daw po siyang nakitang irregularities dito. Your comment, sir. Ano naman po yan, no? Karapatan din naman po nila po yan. Nakita po sila kasi po siyempre po siya, kasama po siya sa mga agreed party rin po, no? So, expat normal. However, dapat naman po ng ating sa kapulisan, yun nga po yung sabi ko, pagpunta pa lang po doon, malapit po sa kanila, bigla na po sinalubog ng putok yung ating kapulisan. May evidence naman po tayo, pati po yung mobile po natin ay may tama. Bilang katibayan na galing po sa taas po yung motok at yung shooter. So, nag-defend lang po yung ating kapulisan at nag-neutralize lang po tayo ng threat. At para po maka-paveway po doon sa pagsiservice po ng search warrant po ng ating regional CIPG. So, sir, ang sinasabi po natin, wala nang nangyaring pagsisilbi ng search warrant dahil palapit pa lang kayo kanyo, pinaulan na kayo ng bala, so you were forced to retaliate. Paano ho, bali, nag-ganon na lang po kayo? Pinwersa nyo na lang po yung mga pinto at pinasok nyo na po yung bahay? Ganon po ba nangyari? Hindi po. Yung sa pagsiservice po ng warrant, tuloy pa rin po yun. Mm-hmm. Ang part lang po natin po doon, bilang kasi po yung sa coordination po ng CIPG, sila po talaga yung magse-search ng bahay. Okay. In the presence po ng ating media and local officials, no? Ang sa amin pong part, yung part po ng yung pinaka-clearing team po doon, is masiguro po na wala pong threat sa kanila, okay, sa, pati po sa kapulisan. So yun nga po, pagpasok pa lang, may threat na po agad. So it's but normal na we have to neutralize po muna yung threat. Okay. So yun po yung nangyari po doon. And then yung pagpuwersa po, hindi po pinuwersa po yun. So talagang kita nyo naman po, may mga nahuli rin po tayo na buhay. Even po yung ating vice mayor ay buhay. So, okay, after po, no, sinerve po talaga yung search warrant po doon. Sir, doon po sa puntong binabanggit ninyo yung pag-neutralize nung threat ika ninyo sa mga puwersa ng polisya, no? Would you say na commensurate po or appropriate yung puwersang ginamit ng mga polis natin sa pagsisilbi po ng warrant na yan? Opo, kasi po kailangan po natin masiguro din po yung safety po natin. Hindi pa naman po na bahala po tayo na mamatay po doon pagka po tayo binabaril. Siyempre po, depensahan din po natin po yung sarili po natin. In the yung case, sa kaso po ng asawa ni Mayor opo, halimbawa, sir, babae po, was she armed at siya po ba ay pumuputok sa inyo para maputokan din siya at mamatay? Yung pong part po na po yan, under ano po yan, so po yung mag-process po ng crime scene and even sa autopsy. Hintayin mo lang po siguro natin before we can or they can come up with a report kung ano po yung nangyari at paano po yung namatay po yung ano po, yung wife po ng ating mayor po. Pasagutin ko na rin po kayo, planted daw yung mga ebidensya na nakuha at bakit daw po ginawa ng alas 2:30 na madaling araw yung raid? Apo, yung sa planted po, hindi naman siguro planted po yan. Ganyan po talaga, may mga claim po talaga po ganyan, no? And then yung sa madaling araw po, yung po ating search warrant can be served any time of the day and night po yan. So, depende po yun sa nature, sabi nga po nila, kasi para po masiguro na successful po yun, yung po para hindi po ma-detect yung mga magsaserve po noon. Kasi kung broad daylight, kitang-kita nila maraming tao. So ang tendency po ito, baka po mag-negative yung ating search warrant po noon. Pagka po ganun po. Maraming na rin po kaming instances na ganyan na pagka na-detect po nila na wala nagiging negative po yung result ng ating search warrant. Okay. Senior Superintendent De Guzman, si Susan Enriquez po ito, sir. Yes, ma'am. Good morning po. Sir, yung mga binaklas na CCTV, may plano ho ba ang pulisya na ipakita ho ito para makita ho na yung sinasabi yung claim nyo, no? Ito naman po ay hindi ginamitan ng sobrang puwersa na nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 10 katao. Meron kayong plano na ipakita ho itong CCTV na binaklas dyan sa bahay ng mga Parohinog? I-check ko po yung part po na yung sinasabi niyo po CCTV. Tanangin po natin yung team po na nandoon, kung regarding po doon sa binaklas. Wala po kasi ako nakakuha ang report na may binaklas po doon or kung ano po. I-check ko po muna po para po sigurado po tayo. Opo, kasi po yung... Sir, magandang umaga po si Rhea po ito. Ilatag lang po natin, no, para po sa ating mga manonood. Gano'ng kalaki ba itong sinasabing o kabigat, itong ebidensya
nahawak ng pulisya laban dito sa mga parohinog na yung kanilang involvement sa kalakalan sa droga? Well, so far pa kung with regard po dito sa nangyari pong service of warrant, yung service of warrant po is about those firearms po yun. Correct. Opo. So yung regarding naman po doon sa sinasabi niyo involvement po sa drugs, well, common knowledge at public knowledge din naman po yun na among sila doon sa pinangalanan po ng presidente. And on our part, tuloy-tuloy pa rin naman po yung kampanya namin about sa illegal drugs. And most of the drugs na mga nahuhuli po natin dito ay nandito po sa Osamis po. Pero itong nangyaring operasyon, yung pagsisilbi niyo, because of yung illegal possession of firearms? Yes po. Los firearms po yan. Yung kampanya pati, ano po yan, illegal possession of firearms po yan. Okay. All right. So, sir, doon sa ginawa niyo operasyon, may kasama, may nabanggit kayo kanina na dapat yung pagsaserve ng search warrant, may kasama kayong media. May kasama ba kayo nung in-operate ito? At barangay officials. Opo, yung media po, nandyan, ang alam ko po, nandyan po yung media, tinawag po sila after maklear po. Kasi po, hindi naman po pwede natin na kahit kayo po na, kayo po yung nangunguna, kagaya nga po nung may putok na mangyari. So, baka po magiging very risky on your part kung kayo po yung nasa unahan po. So, yun po, after nga po, yung nga po procedure, after maklear po natin, tsaka po pwede kong pumasok po yung searching team, kasama po yung media, tinawag po natin. Okay. Sir, panghuli na lamang po, ano? 15 po yes, yung namatay dito sa incidenting ito. Lahat po ba yun, sir, armado at lumaban? Well, so far po yung base po, understock ko pa po lahat po, no? So, may mga armas po na nakita po doon, may mga arms po sila. And then, yun nga po, sabi ko nga po, nung nag-retaliate lang po yung police natin, kasi po, pumuputok po sila. So, we have to, ano po natin, i-defend po din po natin yung sarili natin. And masiguro po na wala na po yung threat. So, ito pong mga tama nila, yung mga biktima, yung 15 napatay, yan po ay in self-defense ng ating mga police. Kaya po, napatay ng gano'n yung mga nandyan sa raid. I'm sorry pa, pakiulit po. Ibig sabihin po, in self-defense po ang ginawa ng ating mga polis, kaya po gano'n yung nangyari dito sa 15. Yes sir, opo. Bali po, yun nga po, sabi ko nga po sa inyo na nag-retaliate lang po yung polis po natin. Kasi kagaya po na makita niyo naman, may mga buhay naman po doon. Uh-huh. Kung talaga po yan ang intention po, ipapatayin po. Di sana po, marami po, mas marami po si po. Kaya alam po, may mga security din po sila na buhay po na nahuli o na sumurender po. Okay. Sir, kahapon ho lumabas sa mga balita na isa lamang to sa mga series of raids na gagawin nyo. So, ibig sabihin, hindi pa tapos yung paggalugad nyo dyan sa Osamis, sir? Ano po, tuloy-tuloy naman po talaga po yung ating kampanya. Drugs, those firearms, tuloy-tuloy po yan. So, hindi lang po namin masabi kung kailan, pero sabi ko nga po, tuloy-tuloy po yan. Di naman po tayo tuloy-tuloy po doon. Okay. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon at pagsagot sa aming mga katanungan. Senior Superintendent Jason De Guzman, ang Police Director ng Misamis Occidental. Salamat din po. Salamat po. Thank you.